Matapos nga pong umatras sa laban ni former Unified World Super Lightweight Champion Jose Carlos Ramirez kay current WBC World Super Lightweight Champion Regis Prograis, nireview nga po ni Regis Prograis ang WBC ranking sa Super Lightweight Division. Laking gulat nga po niya nang makita niyang number 6 na ngayon si Jose Ramirez sa listahan. Pero laking tuwa rin po nitong si Regis Prograis dahil number 1 contender na po ngayon si Tio Pimol Lopez. At ang ibig sabihin po niyan mga amigo sa may malaking isdang pwedeng prituhin si Regis Prograis. Kamakailan nga lamang po mga amigos nakipag-trashtalkan itong si Regis Prograis kay King Ryan Garcia sa Twitter dahil nananawagan nga po siyang itapat sa kanya si Ryan Garcia or Tio Pimol Lopez. At mukha sumasang-ayon naman po mga amigos ang panahon kay Regis Prograis dahil eto na nga po number 1 contender na si Tio Pimol Lopez. At ayon kay Regis Prograis, hinihintay na lang niya kung papalagba ito sa kanya. Pero sa tono nga po ng pananalita ni Tio Pimol Lopez kamakailan, parang ayaw po niyang labanan nitong si Regis Prograis dahil ayon nga po kay Tio Pimol Lopez, malakas lang daw po ang loob nitong si Regis Prograis maghamon dahil alam niyang hindi naman daw po matutuloy ang kanilang laban. Blacklisted daw umano itong si Regis Prograis sa Amerika ayon kay Tio Pimol. Dahil sa pagkaka-involve nga daw po nitong si Regis Prograis sa Probellum, which is konektado naman daw po sa MTK, isang boxing promotions na itinatag nga po ng isang mafia boss na si Daniel Kinahan. Pero belta nga po ni Regis Prograis kay Tio Pimol Lopez, paano siya magiging blacklisted? Samantalang yung huling laban nga daw po niya mga amigos kontra kay Jose Cepeda, sa Amerika nga daw po ginanap. Ba't di na lang daw po sabihin ni Tio Pimol Lopez kung ayaw niyang lumaban? Hindi yung ganitong nag-iimbento pa ng kung ano-anong kwento. Sakaling hindi daw po pumalag itong si Tio Pimol Lopez kay Regis Prograis, ang number 2 WBC contender na lang daw po ang lalabanan ni Regis Prograis. At yan nga po yung walang iba kundi si Sandor Martin. Sa kabilang banda, malungkot na balita po mga amigo sapagkat pumanaw na po ang dating WBA World Heavyweight Champion na si Jerry Coetzee ng South Africa sa edad na 67 dahil umano sa kanyang sakit na cancer. Si Jerry Coetzee mga amigos ay binansagan nga po The Boxburg Bomber. Sa kanyang makulay na boxing career nga po mga amigos, nakapagtala ito ng 33 wins, 6 losses, 1 draw with 21 knockouts. At noong 1983 nga po sumikat itong si Jerry Coetzee ng kanyang talunin via knockout ang nooy heavyweight world champion na si Michael Dokes. Isa pa sa hindi malilimutang laban ni Jerry Coetzee mga amigos ay ng kanyang turugin via first round knockout ang former Unified World Heavyweight Champion na si Leon Spinks.